Hi, Matay! It's me, Jovan Olivia, and welcome back to my channel! Ay, wait! May little yung brown. So, ayan, for today's video, gusto ko lamang i-share sa inyo kung ano nga ba yung naging journey ko sa pag-HRT o pag-hormones replacement therapy. So, ayan, umorder nga pala ako sa Shopee kung saan ako ma-order ng mga hormones ko. At dumating na sila. Ito sila. Ayan. Diba? Ayan sila. Nag-order ako kay Ate Rui Mariano. May page to sa FB. Fairy God Barbie. Tsaka sa Shopee. So, ayan. So, parang unboxing na rin to kasi syempre bubuksan ko na rin siya. At tawag dito. I-share ko lang sa inyo kung ano yung naging experience ko sa pagka-transition. So, ayun, kung napapansin nyo yung outfit ko, di ba? Ang laki ng bra. Ako napapansin yung outfit ko at ako pang segus sa track. Patulog na kasi ako agad. O, di ba? Sino ka dyan? Check. So, ayan, buksan na natin to. Wait lang. Walang gunting eh. Kaya kuchilyo na lang. Wait lang, gagalit ko eh. Ang hirap buksan. Ang hirap! Diba, safe na safe yung ano, yung product. Ito mo. Tapos magugulat ka sa laman. Mati lang yung laman niya. So, ito yung laman niya. So, ang in-order ko is Froginova 2 mg. So, ayan. Dating yung ang tawag dito. Dati Estrafem ang gamit ko. Eh, naubusin sila dati ng Estrafem. Kaya nag-switch ako ng Froginova. So, ito yung load na to. So, ayan. So, ayan. Froginova. Ilang pieces to? 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, 28 pieces. So, ito ay good for ano na siya. Good for 15 days. So, ayan mga Jai. Bago ko i-share sa inyo yung naging journey ko, gusto ko lang balikan yung dati. Balikan yung dati nung macho-macho pa ako. So, lumilit ang bra ko. So, ayan. Nag-HRT ako. HRT. 2 months akong gumamit nito. Ayan. 2 months. 2.5 na ta ngayon. Tapos, yung una kong tinake is micropill. So, alam niyo naman yung micropill, di ba? Mga birth control pills. So, yun yung una kong ginamit. Eh, kaso, hindi ko hiya. As in, nanigyawat ako. Nagka-pimples ako. Tapos, nagpa-palpitate ako. So, tinanong ko yung kasama kong trans na ano ba, bakit ba ganun yung nararamdaman ko? And then, sabi niya, pag daw ganun is hindi mo siya hiyang. So, hanggang ginawa ko, nag-search ako sa YouTube. Ayun, nanood ako sa video ni Destiny Mylas ba yun? Yung transgender na about sa hormones. And doon ko nalaman na hindi pala advisable gamitin sa pag-HRT ang mga birth control pills. Kasi malaki talaga yung damage na makukuha mo doon. So, hanggang sa in-stop ko at nag-switch ako ng Froginova o kaya yung Estrafem. So, sa next vlog ko, pag-uusapan natin doon kung paano sila tinitake. So, ayan. And then, gumagamit din ako ng ganito, Androcur. So, Androcur ito ay pang male blocker. So, pag sinabi mong male blocker, ito yung parang maharang sa pagkalalaki. So, ayan. Gusto mong maging babae, ha?
Kailan yung maharang sa mga sumpa? Ano yung mga kasumpa? Ito yung mga ano, siya yung mga bigote. So, hindi naman siya ano, hindi naman siya tulad ng, hindi katulad ng bigote. Yung, atag ito, yung pababagalan lang niya yung pagsubok. At saka yun, yung mga buhok-buhok mo sa paa. So, ito yung purpose ng ano, ng Adrocor. Para mawala ang pagkabarako mo. At ang Progynova o ang estrogen, ang purpose naman nito ay para yung hormones ng mga babae is mapunta sa katawan mo. So, ayan. So, pag sinama mo to, pag pinagsama mo sila, diba, yung isa, pangharang sa pagkalalaki, tapos yung isa, para maging babaihan. O, diba? Ito mo naman. So, ito na yung result ka sa ano, sa 2 months kong pagtitake, 2 months and a half na pagtitake ko ng hormones. So, diba? Alakit na ng improvement. So, papakita ko sa inyo yung dati ko at saka yung ngayon. So, ayan. Bakit nga ba ako nagganto? Bakit nga ba ako nag-HRT? So, ito na nga. Bata pa lang ako, sabi ko na sa sarili ko na gusto ko maging babae. Kasi alam ko na sa sarili ko na nagilid ako. Na syempre, manamalambot ako. Kaya sinasabi ko na balang araw magiging babaihan. Tapos, ang alam ko nung bata ako is, pag transgender ka, yung ang tawag dito, yung para maging babae ka is, magpaparetoke ka. So, ganun yung alam ko simula nung bata ako. Hanggang sa tumutong ako ng 18 years old, ayun yung alam ko. Tapos, nung sa may nakilala nga ako nung ano, may nakilala nga ako ng trans, na ang iniinom niya is estrofem. Ayun, estrofem at saka androgyn. Pwede pa lang ganito. Pwede pa lang ganito yung inumin mo. Pwede ka pa lang maging babae. So, ayun. Hanggang sa naisipan ko na, yun nga, mag-take na din ako ng HRT. Pero, ang naging problema naman doon, yung jowa ko. So, ayan. Dapat kasi mag-start ako ng 18 years old. Kaso, hindi ako nakapag-start dahil sa jowa. Dahil sa jowa, kasi ayaw niya akong payagan kasi baka natatakot siya, baka magka-side effect. Baka daw magka-side effect. At alam mo yung mga nangyayari sa, syempre yung iba, di ba? Mga napapanood niya kasi sa KMG. So, ganun yung ine-expect niya. Kaya ayaw niya akong mag-take ng ganito. Ay, syempre, pinag-aawayan namin. Ginawa ko, hindi ako nag-take. Hanggang sa tumuntong ako ng 21 years old, hanggang, ayun, may nakikita ako sa YouTube na mga transgender, yan, kung paano sila nag-transition. Tapos, ayun, yung naiingit ako, feeling na gano'n. Sabi ko, bakit ganito? So, ang ginawa ko, kinausap ko ulit si Jowa, pero hindi siya pumayag. Hindi, wala na naman ako nagawa. Tapos, hanggang sa nag-22 na ako, ayun, this last year, ayan, hanggang sa 22 na ako, kinausap ko ulit siya kasi gusto ko talaga eh. Eh kaso, yun nga, ayaw niya pa rin sa pangatlong beses. So, ang ginawa ko, nag-take ako ng birth control pills na hindi niya alam. O, di ba? Ayun, tinago ko sa kanya, ilang months din, 3 months din ako nag-birth control pills, which is yung micropills niya. Hanggang sa, yung 3 months na yun, hanggang sa nalaman niya na, sinabi ko nga sa kanya na nag-take na ako. Tapos, ayun, nagalit siya, pero, kinausap ko siya na, sabi ko, alam mo naman na, bata pa lang ako, gusto ko na talaga maging trans paglaki. So, ayun, in-explain ko sa kanya kung ano yung reason ko. So, ayun na nga, hanggang sa in-explain ko sa kanya na gusto ko talaga maging transgender, hanggang yun, nalinawagan siya. Pero sabi niya sa akin, sige, ikaw yung bahala, pero pag nag-side effect, huwag niya daw akong sisisihin, huwag daw ako nagkulang sa paalala niya. So, syempre, dahil nga decidido ako, tinduloy ko pa rin. So, ayun, nagpapatulong na ako sa kanya bumili ng birth control. Hanggang sa ayun, kinagbulan naman namin ng away yung eto. Kasi masyado siyang pricey. Ayun lang yung ano sa pagta-transition.
Gastos talaga siya. Pero syempre, kung gusto mo, pag-iipon mo, diba? So, ayun na nga. Ito na kasi tayo. So, ayan na ng 22 na ako. Pag-decide ako na mag-age 50 at eto. Diba? O, ayun. Eto na yung kinalabasan ko. Eto na yung 2 months and a half. At naniniwala ako na pag pinagpatuloy ko pa rito is malaki pa rin yung magbabago. Diba? O, carry naman, diba? At saka gusto ko rin yung ano, yung inject. Ayun talaga yung gusto ko. Gusto kong mag-inject na boy. Kaso, natatakot ako kasi syempre, hindi ako sanay. Tsaka hindi ako marunong mag-self-inject. Eh wala naman ako kilalang nurse na pwede mag-inject sa akin. Bongga rin sana yun, no? Ayun. May 2 ways kasi ng pag-HRT. Ito yung pag-inom ng mga pills at saka pag-inject. So, alin man dun naman yung piliin mo is effective pa rin yan. Siyempre, depende pa rin naman yan sa katawan mo kung paano niya i-absorb. So, ayun, papakita ko po sa inyo ngayon kung paano ko tinake to. So, ayan. Wait lang. Wala pala akong tulad. So, ayan mga day. Ganto ko iniinom yung Androcore at saka yung Progenova. Ayan, ginagawa ko yung eto, yung isang ganito, ayan, yung isang ganyan, inahati ko siya sa kalahati. Inahati ko siya sa kalahati. So, ang kung 25 to, 12.5 milligram ang iniinom ko. Pero, every other day, yun ha. Huwag kayong iinom ng more. Huwag kayong masyadong mabilis. Baka ma-overdose kayo. Yes, nagta-transition tayo. Why hindi tayo nagpapakamal? So, pagkatapos, sa Progenova naman, ang ginagawa ko, dalawang pills ang kinukuha ko. So, ilan to? Diba 2 milligram to? Eh, diba 4 milligrams? A day naman yun. So, ayan sila. Ayan sila. Paano ko yan, oh? So, ayan. Ganito yung iniinom ko. Lagi pala. Hindi. Ay! Makikita talaga yung buro ko. Lagi pala. So, ayan. Ganito sila. Tsaka yung tubig. So, ayun, kung napapansin nyo to, wala na siyang halos laman dahil syempre nagamit ko na to. At syaka pag nag-HRT ka, dapat lagi kang umiinom ng tubig. Basta more water lang para fresh ka, di ba? Kasi yung Androcore, nakaka-dry siya. As in, ang tawag dito. Nakaka-dry ito, kaya dapat lagi kang yun yung napapansin ko sa sarili ko yun. Kaya dapat lagi kang umiinom ng tubig. So, ayan mga guy. Ano ba yung hindi ko nasabi? So, ayan, ito yung kinagamit ko sa pag-transition. So, ayan. Nagiging babae, ano ba? So, comment down below kung may improvement. So, papakita ko dito sa gilid. Mukha na ba akong babae? Ipapakita ko dito sa gilid kung ano yung tsura ko dati. Tsaka yung pa-improve ng pa-improve, diba? Tsaka 2 months pa lang naman po. Malay mo naman dito pag umabot na. Siyempre, hindi naman yung pag-inom, magiging babaihan ka na. May ganun ba? Siyempre, kailangan talaga ng oras. Kailangan ng araw. Para sa lahat, di ba? Hindi naman lahat nakukuha sa mabilisan. So, tsaga-tsaga lang. Tsaka, huwag kang masyado magmadali kasi syempre, baka may nadali mo yung pag-HRT mo, ang ending, mapunta ka agad sa langit. Huwag ganun, di ba?
At saka, so, yung isa ko pang payo sa inyo, once na nag-HRT ka, dapat buo talaga ang decision nyo. Yan. Dahil, syempre, may mga, hindi lang naman pa-fresh ang ibibigay sa inyo lang. So, ayan, hindi naman kasi talaga, hindi naman pa-fresh ang ibibigay sa inyo ng mga HRT. So, syempre, kung may advantage na ibinibigay sa inyo, meron din disadvantage. At sa next vlog ko rin na, isasabihin ko sa inyo kung ano nga bang mga effects nito. Ano nga ba mga epekto nito sa inyo. So, ayan. So, ayan mga guys, kung nagustuhan nyo ang video nito. Ang video ng pag-transition ko, journey ko. Sana samahan nyo pa rin ako hanggang sa susunod. So, don't forget to like, comment, share, and also subscribe to my channel. It's Video Bali. So, ayan. So, ayan. Kita-kita tayo sa next vlog ko. Bye-bye!